kang error na tong taong to, hindi to okay, hindi to mapagkakatiwalaan, hindi to safe. Hindi ako nagsisinungaling dito. Like, eto na oh. Eto na ako lahat, wala na akong dapat itago ngayon. Nakakahiya na. Totoo. Wala na. Oh, pagkatapos nung live, pinuntahan kita, birthday mo pa, di ba? Inayaan ko yung live na pinagkalat na buntis ako. Baka ngayon si Ma'am, siya pinapaniwala ko yung sarili ko na hindi yan. Hindi niya ako gagawin ng ganyan. Kahit na si Darren yung nagdididikdik sa akin noon at yung mga tao dito na sure yan kasi merong ganito, ganyan. Di ba? Pumunta ako sa birthday mo. Tapos after noon, ganun yung gagawin mo. Kaya kita in-unfriend at in-unfollow. The rest, lahat po ng nadamay na in-unfriend at in-unfollow ko, lahat po ng pina-follow ng mga partido ng ex ko, tinanggal ko talaga sa mga Facebook ko, sa Instagram ko, sa Twitter ko, sa kahit saan, kasi ayoko nang makakita ng kahit na anong shit. Gusto kong gumaling. Gusto kong umokay. Kasi wala namang nakakaalam nun eh. Walang kahit na anong makakapagsabi sa inyo nun kung hindi yung mga taong kasama ko. Yung mga taong kasama ko ba nagsalita? Hindi nagsalita yung mga yan. Hindi nakalabas. Kasi pinili ko na hindi sabihin, kagaya ng mga sinasabi nyo sa akin na parang ginagamit ko yung personal kong issue para pagkakitaan. Sana nag-upload ako ng vlog tungkol doon. Sana hindi ako nagpa-interview sa iba para hindi nyo isipin na gusto kong kumita ng pera, gusto ko gamitin yung personal kong issue para mag-trending ako. Sana ganun. Hindi eh. Bago nangyari lahat to, okay naman na yung YouTube channel ko eh. Masaya naman na ako eh. Hindi naman ako kailangan ng sobra-sobra eh. Kasalanan ko ba? Kung talaga may ginagawa akong mali dito, bakit ako papunta doon ng papunta doon? Hindi ako nagmamalinis kaya nakakapunta ako doon. Hindi ganun yun. Hindi ako pagpapalain. Hindi ako... Karma! Karma ang dadating sa akin. Alam nyo kung ano yung salitang karma at totoo ang karma. Bakit pinipilit nyo palabasin na mukha kong masamang tao? Bakit pinipilit mong hanapin lahat ng mga tingin mong, ay puta, mukhang wrong to. Pag lumabas to, magagalit yung tao sa kanya. Bakit hindi mo sinabi lahat ng magagandang bagay na nagawa ko sa'yo? Bakit hindi mo sinabi lahat ng totoo? Kung bakit ko ayaw kay ganito, kung bakit ko ganyan. Lilinawin ko na po dito, unang-una, pasensya po sa lahat. Unang ginawa ko ngayon, bago ako nag-live talaga, tinawag ako si Alex, nag-sorry ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sinabi ko yung rate niya na yun dahil yun yung sinabi ni Ma'am siya na nanggaling sa team ni Alex. Pero nakausap ko kasi si Ate Alex that time na ang sabi niya, ayaw ko yung kukulab kasi ayaw ko yung nagbabayad. So, hindi naman pare-parehas ang mga vlogger. Si Ate Alex ayaw niya ng ganun eh. Ako kailangan ko, kaya pasensya na po. Kung iba yung titignan niyo, hindi ako mukhang pera, nagtatrabaho lang ho ako. Okay, so nung paulit-ulit ako kinukulit ni Ma'am siya Wilbert tungkol kay Alex, yun na yung sinabi ko. Yun yung sinabi ko. Kaya unang ginawa ko, nag-message ako, nahingi ako agad ng sorry. Sobrang sorry po. Pangalawa, kay Donna. Sinabi ko, sabi ni Wilbert doon, tinatrash talk daw kita kung ano-ano doon mga pinagmalabo yan. Like, alam ng lahat kung gano'n ko kamahal si Ate Donna. At alam ni Ate Donna kung gano'n ko siya kamahal. Hindi ko gagawin sa kanya yun. Yung kay Ate Jella, corrupted na yung sabaw. Si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin, haha, shika na lang. Kasi totoo, si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin and joke-joke namin yun, magtutropa. Hindi ko alam bakit parang gusto mong palabasin na mukhang masama yun. Hindi ko gets. And minessage ko si Ate Jella, nag-sorry din ako. Ate, sorry. Nag-sorry na ako. Si Ivana, tinawagan ko din. Sabi ko, me, nagkausap na kasi kami ni Ivana, may naging past issues kami noon na parang nasira ako sa kanya, kaya in-unfollow niya ako. At ako, parang, anong nangyari sa amin? Bakit in-unfollow niya ako? Ganun. Kaya hindi okay sa akin sa Ivana that time, dun sa reply ko na may chika ako. Kasi yun yung ichichismis ko, na in-unfollow ako niya ni Ivana. Pero may wrong info kasi na nakarating kay Ivana. Pero napag-usapan na namin, okay na. Ngayon kausap ko siya bago nag-live, humingi din ako ng sorry sa kanya. At sabi niya, alam niya. Kaya ako daw yun na ano, and naiintindihan nila. At lahat sila sinasabi na, kilala ka namin, wala yun. At sana, ayun, malalaman nyo rin naman sa kanila yan. Hindi ako naghahanap ng kakampi dito. Ginawa ko lang yung tama muna. Kasi may mga taong nadamay.
may mga tao talagang nadamay. Ito yung mga malalapit sa akin, so sila yung inuna ko. Panglima si Makagago, tinry ko siyang i-message. Pero nakapag-post na siya. Hindi ko na mapipigilan yun. MG, maraming salamat sa pagtatanggol sa akin. Pero totoo, totoo to. Hindi ka namin napag-usapan ni Ma'am Shee Wilbert. Never. Never talaga. Ang naaalala ko sila Christian Merv, sila Wamos, ayan yung mga naaalala ko. Sila Tony Fowler, pero sila Tony Fowler, ito yan, ito naman yung kwento kay Tony Fowler. Wala akong personal issue kay Tony Fowler, wala talaga. Pero bakit ko siya pinigilan? Yes, totoo, pinigilan ko talaga siya kay Tony Fowler. Ulahin natin si Tony. Nakaka-collab mo na yung Dulaynab, nanay-nangayan ka na namin, may GC na kami, nakasama ka namin. So, ganun yung Dulaynab sa'yo. Love ka ng Dulaynab. Tapos malalaman ko na gusto mong makakollab si Tony Fowler. Kaya kita pinigilan at sinasabi mong mentor mo ko. Kasi ayoko masaktan yung kaibigan ko. Ayoko siyang masaktan. Kaya kita pinigilan. Pasensya na ate Tony. Alam ko, hindi tayo magkaano. Pero sana naiintindihan mo ko. Kasi kung kaibigan mo din, diba? Hindi mo din naman gustong makaramdam ng ilang yun eh, di ba? Yun lang naman yung point ko dito. Si Jelay lang yung iniisip ko. Oh, okay. Si Wamos, nagsabi ako, seryoso ka ba? Ganito, ganyan. Kasi nung time na yun, parang pinagtitripan siya ng tao. Parang maingay siya sa bash. And sinasabi ko kay Ma'am Shee Wilbert that time na huwag siyang lalapit sa mga bash para kahit naman papano, yung mga nakakasama niyang YouTuber is yung okay, yung matutulungan din siya pagdating sa subscribers, sa ganito, ganyan. O Wamos, pasensya na. Alam ko hindi ako perfecto, pasensya na talaga. Galing sa puso ko, wala ako ibang hihilingin ngayon sa mga taong nadamay kundi pasensya na. Kasi marunong ako humingi ng pasensya. At yung paghingi ko ng pasensya sa inyo, nanggagaling dito, hindi po ako nagsisinungaling. Pasensya na po kayo. Sino pa ba yung mga nadamay? Si Sanya Lopez, si Robby Domingo, yan yung mga... Kaya ko naman sinabi yun, bakit? Nagre-rant ka? Kasi sinasend niya sa akin yung, halimbawa may kakollab siya, kapag konti yung views, tas 2K lang, 1K lang yung nadagdag sa akin subscribers, 500 subs lang, ganito, Diyos ko po, 2K subs lang yung nakuha ko dyan. Ganun ka magsalita, diba? O, paano kung di magiging ganun sa'yo? Ganun yung pagkakakilala ko sa'yo. Again, sa mga artists po, pasensya na. Sobrang sorry. Sobrang sorry. Ano pa? Ano pa ba? Ano pa bang mga nadamay doon? Yung personal issues namin mag-partner, 'di ba? Yung mga personal issues namin ay hindi nakalabas. Ano na? Asan na 'yon? Bakit hindi niyo tinignan 'yon? Bakit ako lumayo sa inyong lahat? 'Di ba? Pinagtutulungan niyo kasi ako ngayon. 'Yun yung totoo. Hindi ko alam ba't ganyan kalaki yung galit mo sa akin. Pwede mo naman ako kausapin na tawagan mo ako, sayo na, pwede pa tayo mag-usap. Yung nirarant mo na hindi ka namin sinin, hindi ka namin sinagot. Dahil nga yun, sa nalaman ko na pinapahanap mo yung kabet. Paano mo magagawa sa akin yun? Nahanapin mo yung kabet, tapos lahat kami, kaibigan mo, gusto mo makatrabaho, gusto mo daw maging alaga. Ano ko? Laruan? Diba? Kaya kita pina-unfriend and pina-unfollow sa lahat. Ngayon, yung message mo, hindi namin yan nakikita dahil nasa restricted yan, automatic kapag nag-unfriend ka ngayon sa Facebook. Nasa message request. Sa dami ng nagme-message sa akin, araw-araw makikita ko pa ba yan? Sila. Diba? Nasa restrict na yan. Hindi na namin makahagilap yan. So, huwag kang mag-rant. Pwede mo ako tawagan. Diba? Pwede ba tayo mag-usap? Irarant ko sa'yo lahat ng galit ko. Hindi yung nandito tayo sa social media kasi mukha tayong tanga. Mukha talagang tanga. Pero wala akong magawa. Ito na yun. Diba? Daryl, ikaw, pwede bang kahit once lang sa buong buhay mo magpakalalaki ka naman? Magpakalalaki ka, magsabi ka ng totoo. Flo G, Pastillas, XB, Daryl, sabihin niyo yung totoo kung sinong bumubulong sa'kin paulit-ulit sa tenga ko. Na maglapag na ako ng maraming content kay Ma'am Shee para sabay-sabay na sa isang araw, tatlo, ganito, para maraming trabaho. Sabihin niyo yung totoo. Diba? Tapos ako lang naman yung kausap at ako yung malakas ang loob na magsabi na collab na ganito yung schedule. Pinapagamit ko yung bahay ko. Ako naghahanap ng studio, ako nagagawa ng props, lahat-lahat ng yun. Dadating na lang kayong lahat. Yung pagod ko ba dun?
Nakapagpasalamat ba kayo? Di ba wala? Pero okay lang, dahil nga, yung puso ko na sa trabaho ko eh. So gusto ko, kapag gumawa tayo ng video, maganda yon. Tumutulong lang din ako, yun yung tulong ko. And lalong-lalo na yung promote ko. Bakit minamasama nyo? Bakit di nyo sabihin yung totoo? Ikaw, Daryl, sabihin mo yung totoo kung ano yung mga pinagsasabi mo na masasama tungkol sa baklang yan. Porket hindi kami okay ngayon, dyan kayo lahat, sisip-sip kayo, salita kayo ng salita ng kung ano-anong bad tungkol sa akin, para ano, para lalo mag-trigger, para lumabas sa social media, lahat ng hinanaing nyo. Ba't di kayo magsalita kung talagang may ginawa akong masama sa inyo? Again, Ma'amshi, di kita ginamit, lalong-lalo na yung pera mo. Gusto ko talaga sanang ipalabas yung buong konbo, dahil ayan, oh, nagpapaliwanag ho ako sa kanya. Kung ano yung nararamdaman ko, kung bakit ako umiwas, kung anong ginawa niya sa akin, inisa-isa ko pa dito. Lahat yan, nag-e-explain ako sa kanya nung sinabi niya na siya yung pinapatamaan ko sa post ko, kahit hindi naman talaga. May personal akong buhay ngayon. Yung personal kong buhay, nilalayo ko na. Nilalayo ko na hanggat maaari. Tigilan niyo ako. Tigilan niyo ako. Kung tingin niyo may ginawa akong masama sa inyo or may ginawa akong masama sa pagkatao ko, pare-parehas tayong may ugali dito, malala pa kayo. Pero lahat yun, nakikisama ko. Lahat yun, tiniis ko. Lahat yun, hinayaan ko. So hindi lang ako yung masama dito at hindi ko din sinasabing lahat yun, biktima ko. Pero bago ako nag-react ng ugali ko, yun lang yung masasabi ko, siguradong-sigurado ko. Bago niyo nakita yung kinabubusitan yung ugali ko, yung bunganga ko, dahil yun sa mga pinagagagawa nyo sa akin. Lahat yun, ding-ding, hindi ko makakalimutan yun. Lahat ng ginawa nyo sa amin, mag-iina. Wala talaga kayong pakialam. Yung private life niya na as a partner, bakit sa kanya nakalabas yung dalawang... Yun nga eh, di ba? Daryl, ano ba gusto mo ba? Lahat? O sige, sabihin na natin dito. Sinira ko yung studio niya. Totoo. Bakit? Pera ko yun, Daryl. Lahat ng resibo ng ginito, lahat ng ginastos ko sa'yo. Sa mga music video mo, sa mga parts ng sasakyan mo, sa piece, buong piece mo, lahat yan, Daryl, lahat ng damit mo, lahat yan ako. Bakit after ko kayong gawan ng maganda? Bakit after ko kayong matulungan na... Alam, huwag naman na tayo maglokohan dito. Alam naman na natin lahat yan. Sa inyo na nanggagaling na ikaw yung malakas. O ako yung malakas. Bakit di nyo ba ako napakinabangan? Diba, ikaw ang gi. Lahat ng vlogs mo, hindi ko sinusumbat to, ha. Nasasaktan lang ako. Alam mo lahat ng paghihirap ko, men. Alam mo lahat yan. Asan ka? Bakit bigla kang nawala? Diba sabi mo, asa side kita, kampi ka sa akin, iwan mo na yan si Daryl, hindi na magbabago yan. Teko, kwento ka pa sa akin ng mga past life mo, nakunan ako kay Moon. Nasa burol, sasabihin nyo, lahat yun joke. Lahat kayo nando doon, nakita nyo kung nasan ako. Nakita nyo kung anong nararamdaman ko. Pinipilit kong umalmaro, pinipilit ko. Pero okay lang, diba? Kayo yan eh. Wala naman akong magagawa eh. And hindi ko naman mapiplease na yung tao eh. Kung tingin nyo pong user ako, okay, isipin nyo. Basta ako, hindi. Alam ng puso ko yan, lahat ng tao sa paligid ko na never ako nag-take advantage pagdating sa pera, sa mapapala. Never ako nag-take advantage. Ewan ko lang kayo. Diba? Yung sa mga... nag-take advantage sa akin dyan. Sana kaya pa ng buto nyo. Talaga, promise, masaya ako kung ano ibibigay sa inyo ni God. Kung kahit ano yan, hindi ko na alam. Pero ako, wala na akong masabi. Hindi nyo alam yung pakiramdam na lahat ng tao sa paligid nyo. Minasama yung tingin sa nangyayari sa buhay mo. Lalong-lalo na nung nawala si Moon, Ben, mas lalong, kung yung nakita niyong ugali ko, eto ah, sige, magiging honest ako, hindi naman kasi ako peking tao kagaya ng iba eh, wala, hindi ko kailangan mag-edit dito or mag-ano, wala na akong pakialam dun ngayon.
nasasaktan ako. Bakit niyo ako ginaganito? Na, after talaga, lahat ng tinulong ko, lalo na sa grupo mo, Daryl, sa'yo, kung paano ko kayo minahal, tinanggap, sinuportahan, na halos hindi ako natutulog, mag-isip lang ng kung ano-ano, para lang mabantayan yung mga ginagawa nyo. Ganun ko kayo sinuportahan, pero minasama nyo lahat yun. Bakit nyo ba minamasama? Iniisip nyo na nababaliw ako? Iniisip nyo na may tama ako? Iniisip nyo na ikaw, Daryl, sinabi mo sa nanay ko yan. Guys, sa totoo lang, ang tagal ko talagang nagtimpe. Lahat ng ebidensya na sa akin, ho. Ayan, magmula po sa lahat. Ay sa akin, ang tagal kong kinipto. Meron akong record na almost 8 hours. Lahat ng pag-uusap. Kaya huwag niyo akong babaliktarin. Daryl, huwag mo akong babaliktarin. Ilabas mo yung bayad mo ngayon. Tangina ka, magpakalalaki ka, sabihin mo ko anong totoo. Hindi yung ako yung dinidiin nyo dito at sinisiraan mo. Hindi ako nag-cut sa inyo. Alam nyo yan, pare-parehas tayo ng bayad kahit na ang layo ng... Hindi magaganyan yan si Ma'am, si Wilbert, si Sir Wilbert, kung hindi na didemonyo. Ma'am, she, sana kinausap mo ako ng maayos. Sana. Sana yun na lang. Ako, pasensya na po sa lahat ng nakakapanood sa akin ngayon. Nakakahiya talaga to. Hindi ko alam paano ko kakayanin pang harapin yung ganito. Sunod-sunod na. As in, sunod-sunod na yung nangyayari sa akin. Na hindi naman nalalaman ng tao kung ano yung mga personal kong problema. Pero ito, hindi po para sa inyo yung post ko. Kung tinamaan kayo, kasalanan nyo yun. Hindi yun para sa inyo. Hindi ako nagsisinungaling ngayon. Wala naman na akong dapat iyan. Uy, kasi kahit na anong i-explain ko, ano bang message ko sa'yo, Ma'am Shi? Diba? Nasa kabilang side ka agad, paano ko pa ipipilit? Yung side ko naman, diba? Hindi. Hindi mo naman naiintindihan yun eh. Hindi mo maiintindihan yun. Dahil sarado na yung isip mo, dahil nandun ka na sa kanila. And okay lang, hindi na ako nagsalita. Hindi ako nag... paparinig or kahit ano, nanahimik ako 6 months. 6 months. Sana noon pa ako nagsalita. Sana noon pa ako nag-rant. Diba? Hindi ko ginawa yon kasi wala akong dapat ganun gawin sa mga naramdaman ko. Kasi totoo ha, kaya rin ako lumayo. Sobrang feeling ko, binetray ako ng mga to. Sabay-sabay sila doon. Yung kaibigan na parang ginawa kong kapatid na... talagang lahat ng pabor ng ano, yung puso ko, lahat ng gawin ko, dapat kasama ko siya kasi kaibigan ko siya, gusto ko siya kasama. Lahat, alam mo yan, kung ano ugali ko. Sa partner ko na dahilan kung anong nangyayari sa akin ngayon. Sana masayang-masaya ka. Sana masayang-masaya ka, yun lang yung masasabi ko. Huwag mo kaming tigilan. Baliwin mo kami lalo, di ba? Huwag mo kaming tigilan. Sirain mo lalo. Sirain mo lang ng sirain. Mandamay ka lang ng mandamay. Sige, para makita natin kung anong magnyayari. Ngayon, uulitin ko. Pasensya na uli sa mga taong nadamay. Ma'am Shi, tama na. Tama na to. Kausapin niyo ako. Hindi yung ginaganito niyo ako dito. Mukha tayong tanga, oh. Bakit kailangan... ingay, kailangan ganito, ganyan. Gusto niyo yung pinagpipiestahan tayo. Hindi na tama to eh. Maging matured naman tayo. Pinipili ko na yon. Pinipili ko na yon dahil nanay na ako. Nanay ako mag-isa. Nang walang nag-guide sa akin. Sana naiintindihan niyo rin ako, diba? Na may sarili akong buhay. Bakit niyo pa ako kailangan pakialaman ng pakialaman? Bakit kailangan laging sasabihin niyong pa-victim, user, baliw, kung ano-ano pa. Huwag niyo akong pinagtitripan. Tama na. Kung tapos na yung mga ano natin, tama na yon. Mag-iwalay na lang tayo ng landas. Hindi naman na kailangan ng kahit na ano eh. May nakalimutan pa ba ako, Ruth? Tingin ko okay naman na.
is nakapag-ingin sa kanila ng pasensya dun sa mga taong natama. Alam nyo, ito na lang yan eh. Kung gusto niyo naman magsama-sama lahat at lumabas sa media, wala naman na kayong maririnig sa akin. Hindi ko kayo papakialaman. Huwag niyo na lang ako idamay. Huwag niyo na lang idikit yung pangalan ko palagi sa mga kung anong gusto niyong mangyari. Kasi hindi talaga ganun yung nangyayari. Hindi yung totoo. Tsaka hindi naman talaga para kay Sir Will yung post mo. Hindi naman talaga. Kailangan ko bang Six months ago na ng mga nangyari sa PAS. Hindi pa ba kayo... Like, ayoko lang na sobrang babaw lang na ito na... Dahil sa post, naggagaganyan ka, nagdamay ka pa na yung mga ibang tao. Ako, hindi ko sasabihin kung ano yung mga sinabi mo tungkol dun sa mga ibang taong malalaki. Mas malalaki pa ha. Yung mga nabanggit po dyan sa ano, sa video niya. Merong mga sobrang bigating mga tao at malalaking tao na sobra niya siraan, ibatok, kung ano-ano sa akin, at ultimo lahat ng nakakasama ko. Alam namin magkakaibigan yan, kasi kami nag-uusap-usap kami, nila Donna, na, okay, ingat tayo dyan, at pinag-iingat kami ng mga nakakasama mo mismo. Alam mo kung bakit? Kasi alam ng lahat kung ano ka. Ganun ka talaga, nag-iipon ka, gagawin mo, tutulong, bibigay. Tapos kapag ka tingin mo may utang na loob na yung tao sa'yo, saka mo, boosh. Sobrang naargabyado ka, sobrang nagamit ka, sobrang nasira yung pangalan mo kahit na wala naman talagang comment. Dahil personal account ko pinost, naka-friends only ang comments, so walang comments. Hindi ko mag-gets kung saan nanggagaling yung mga sinasabi mo. So sana magsabi kayo ng totoo at sana tama na to. Kasi hindi ko na hindi ko na talaga maintindihan eh. Okay na nakalabas na lahat ng nakakolab mo, pare-parehas bayad. Lahat kami, sabihan mo rin silang mga sabihan mo rin silang mga manggagamit, diba? Kasi nakakuha sila ng pera sa'yo, diba? Ako din, diba? So pare-parehas lang kaming lahat. Okay, isa pa pala, yung kaila, si, para lang ma-clear ko, kasi alam ko magre-react yung mga pangalan ng mga nadamay. So si Sashna, kung ano-ano mga pinagsasabi mo dyan. Ikaw, Angge, isa ka pa. Diba? Hindi ako nadala. Binabadtok nyo yung best friend nyo. Hindi ko naisip na pwede nyong gawin sa akin at ginawa nyo nga. Hindi ako nagkamali. Kung ano-ano mga pinagsasabi nyo tungkol sa kanya, diba? Oh, tapos ngayon, sinasabi mo na ako yung nagsasalita ng bad tungkol sa kanya. Ano ba sinabi mo sa kanya? Ano ba sinabi ko? Sabi mo, Nak, i-collab ko kayo ni Sashna. Sabi ko, Ma, hindi ko kasi siya ka-close at di kami okay. Dahil nga sa mga pinagsasabi nyo, kaya ayoko dun sa tao. Mali. Tama ba yun? Mali. Ganun kasi akong klase ng kaibigan eh. Pasensya na ha. Etong showbiz, etong mundo ng mga sikat, talagang masasabi ko ngayon, ngayon ko lang kasi nagsisinkin sa utak ko na, shit, ang hirap makisama. Kasi yung iba dyan talaga maraming issue sa isa't isa. Ganon. Pero ako, never ako nagsalita ng mga sinabi mo sa akin sa mga kung sino man siya, never ako nagsabi, never ako nagsumbong. Wala akong sinabihan. Kasi yung sikreto ng magkaibigan or yung napag-usapan yung dalawa, nananatili lang yan sa'yo kasi alam mong mapapasama yung naging kaibigan mo kahit hindi na kayo okay niyan, hindi mo ilalabas yun. Pero yun yung totoo. Alam mo sa sarili mo yan at alam ko lahat ng nakakakilala sa'yo alam na ganun yung ugali mo. Ginawa mo na rin sa ibang vloggers, diba? Pagkatapos mo ikulab ng ikulab, ganito, ganyan, tas konting ganito lang, ginawan mo ng issue. Tapos, sige, ganito ka na parang gamit na gamit ka nila, kawawang-kawawa ka, ikaw yung totoong mabuti. Diba? Ako, naging mabuti ako sa harap at likod mo. Hanggang ngayon, mabuti ako sa harap at likod mo. Pero ako, kahit okay tayo, pag nakatalikod ako, sunod-sunod yung saksak mo na pinagmumukha mong mas malala, mas masama. Ilang taon ka na? 40 plus? 23 years old? Mag-isa sa buhay, ang dami kong pinag-anuhan, tapos kilala mo ko. Kung talagang nakakabasa ka ng ugali ng tao, sana nabasa mo yung ugali ko. Kasi kung totoong sinasabi niya masama ugali ko, man, bakit lahat ng mga kaibigan ko ngayon, hindi naman ako yung nag-aaya sa kanila. Sila yung naghahanap sa akin. Sila yung nagsasabi na, miss ka na namin. Diba? Hindi ako lumalabas ng bahay kung hindi ako inaaya. Kung alam nyo lang,
Kung alam nila, pero pag inaya ako ng kaibigan ko, pumupunta ako agad. Kasi ganun ako. And sana, ngayon, talaga, alam ko na alam nilang lahat yan. And, kayo, alam niyo yung lahat kung anong ginawa niyo sa akin. Grabe. Grabe na to, as in. Wala naman na siguro akong dapat i-explain ko na lahat. Pasensya na kung magulo. Kasi isang linggo na ho ako walang ayos na tulog. Hindi pa rin ako nakakain. Kaya medyo tolere yung utak ko. Galing akong trabaho. Tapos ganito yung nakita ko. Tapos kailangan ko lang i-explain din yung side ko. Hindi kita ginamit. Oh, tigilan nyo na din siya. Sa mga naniniwala at mananatili sa akin lang, huwag nyo na lang din akong i-connect sa kanila. Tigilan nyo sila. Ayan nyo na, tigilan natin tong gulo na to. Nakalabas naman na yung totoo eh. Daryl, sa'yo lahat ng galing to. Lahat ng nangyari, kafaktapan sa buong buhay ko. Wala ako ibang sisisiin kundi ikaw. Ikaw lang. Alam mo yan. Diyos nang bahala at alam ng Diyos kung sinong dapat karmahin dito. Yun lang.